Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Kung nasaan man po kayo ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang Superboy at ang Wonder Lola. Ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng chicken wings na may kasahog na okra. Ito po ang akin mga ingredients. Yan po. Ito po, chicken wings. Tapos mayroon ka po dito onion, garlic, sili. Ito po yung okra nila dito, guys. Ganito lang po talaga siya kaliliit. Ganyan yung okra nila dito. At saka kamatis. Simpleng-simple lang po talaga yan, guys, ang pagluto niyan. Ngayon, i-on po natin ang ating... Ayan po, naka-on na po siya. Yan. Olive oil po ang nilagay ko dyan. Ito po yung pinagprituhan ko lang ng okra. Kasi sayang naman po talaga yung oil. Ngayon, pag medyo mainit na po ito, ilagay na natin ang bawang. Yan po. Iniwa na po yan. Iniwa ko na siya. Ilagay po natin ang bawang. Ano ko ba ito ilalagay? Yan. Yan. Bawang po yan. Ilagay ko na ang bawang. Ito po. Yan. Ay, bawang. I-ano lang natin doon. Yan po. Okay. Yan. Hintayin lang natin, guys, na mag-brown yung bawang. Okay. Yan. Yan na po, guys. Hintayin lang natin na mag-brown ang ating bawang. Okay. Guys. Mas very simple lang po ang pagluto nito. Basta pagluluto, pag nagluluto ulit ako ng mga Arabic food, ipapakita ko po talaga sa inyo. Ayaw ko na ipakita yung Filipino food kasi alam naman natin na yan. Ngayon, ilagay na natin, guys, yung bawang. Ay, sibuyas, sorry. Sibuyas yan. Yan. Yan, sibuyas yan. Napakabango na. Ang bango talaga ng sibuyas at saka ng bawang. Alam mo dito mostly dito sa Palestine, siguro mga 50% lang yung gusto nila yung bawang. Ayaw nila masyado ng bawang dito. Pero kami dito sa bahay, talagang sinanay ko yung mga anak ko saka yung asawa ko. Kapag during talagang nagluluto talaga ako, talagang yung bawang parang sa atin sa Pilipinas. Hindi ko talaga yung nakakalimutan. Yan, guys. Tapos po, guys, ilagay na natin yung manok. Yung wings. Yan. Ilagay na po natin yan. Tingnan na po kayo, ah, kasi yung camera ko, ako kasi yung nagahawak eh. Wala kasing tagahawak. So yung mga anak ko, tulog pa. Kaya yan, guys. Ito yan, guys. Kasi po yung okra natin, pre-made ko na po siya. Tapos pag naluto na ito, ilagay natin yan sa, ilalagay ko na yan dyan sa taas nito, pagluto na yung chicken. Saka na natin ilagay yung okra. Kasi yung okra, luto na rin naman siya. Tapos pag naluto na siya, guys, ilalagay na natin siya sa oven. Para ito maging brown yung kulay niya. Para maganda tignan, hindi puti. Yan po yan, guys. Tapos, ngayon, ilalagay ko na yung
kamatis. Lagay na natin yung kamatis, guys. Yan. Dire-diretso na yan dito. Kapapasin pa natin. Yan. Yung sili, guys, mamaya na. Kasi baka makaumanghang siya. Kawawa naman yung mga bata. At saka hindi ako masyadong mahilig sa maanghang. Yan. Siyempre, hindi natin mawawala yung salt niya. So, bahala na kayo kung ano yung... Kasi may mga tao na maalat magtimpla. Ako dito, hindi ayaw namin ng masyadong maalat. Yan. Meron nga pa yan yung mga liig ng manok. Kasi, yan. Sinama ko na rin kasi sayang. Tapos po, guys, lagyan po natin siya ng... Lagyan po natin siya, guys, ng asin. So, guys, lagyan natin sila ng asin, tapos po, paminta, pamintang durog, yan. Yan po, salt. Yan, nilagyan ko na po siya ng asin. Depende sa inyo, ah, kung anong gusto nyong asin, yan. Tapos, lagyan na lang natin sila ng pamintang durog. Pasensya na po kayo, guys, ha, kasi nga, alam nyo kung bakit. Hindi ko talaga siya masyado mga kasi ako lang mag-isa. Hindi ko alam kung paano ko to. Ayan na, guys. Ngayon, maggagawa ako, magdidikdik tayo, guys, ng paminta. Ito po, guys. Ayan. Mag-ano ako ng paminta, guys. Okay. Gusto ko kasi yung paminta ko, yung fresh talaga. Ayaw ko kasi talaga, guys, ng ano. Kaya dinidikdik ko muna siya. Masarap, mas masarap kasi ito pag yung buo tapos dinidikdik mo. Kisa dun sa talagang durog. Yan, ganyan lang. Kasi ang ano ko dito, mas mabango. Mas masarap yung ano, para bang pagbago mo siyang dinikdik. Yan, guys, oh. Pagbago mo siyang idikdik, para bang yung amoy niya talagang very fresh. Pero yung ano, guys, yung mga tawag dun, yung durog na talaga. Ayan, ilalagay ko na yung paminta. Yan. Tapos, guys, mga kababayan, hintayin na lang natin siya. I-cover natin siya, ganyan. Yan, nakakover na siya. Hintayin na lang natin siya, guys, na maluto. Tapos pag maluto na siya, ilagay na natin yung okra. Yan na. Kasi ito, ano na to eh. Fried na tong okra to. Yan. Ilagay na natin yan. Tapos, pag naluto na yung pareho, isa ka na natin nila ilagay sa oven. Ipapakita ko sa inyo yung finish, ano niya. Okay, guys? Wait lang. Hi, guys. Ito, luto na po ang ating niluto kanina. Ito po yung continuation. Ayan na po. Nilagay ko na po yung okra. Tapos, nung naluto na po yung ano, yung manok, nilagay ko na yung okra. Tapos, niluto ko lang siya ng mga around 10 minutes. Kasi luto na din naman yan para hindi siya masyadong mag-overcook ba. Tapos, guys, nakalimutan ko nga pala sabihin sa inyo kanina, nung ginisa ko na lahat, diba yung bawang, sibuyas, yung manok, tsaka yung ano, yung kamatis. Eh, nakalimutan ko sa inyo, huwag nyo nang lagyan ng tubig, guys. Kasi yung kamatis at tsaka yung chicken, yun na yung pinaka, ano niya, pinaka tubig niya dyan. Kasi, di ba, lumalabas na yung mga tubig ng manok. Kasi mas masarap. Kasi pag nilagyan mo siya ng tubig, parang malabsa, hindi masarap. Kaya yan, yung pinakasabaw niya, yung natural talaga ng galing sa chicken at saka sa kamatis. Kaya yan, guys. Ngayon po, guys, ilipat ko po dito. Pasensya na kayo, guys. Ang hirap talaga kasi pag walang ano eh. Yan. Pag wala talagang maghawak nitong camera ko, pasensya na lang kayo, guys. Kasi napakainit, pakama. Ngayon po, guys, ilipat ko na yung itong ano, ililipat ko na siya dito sa tray.
Kasi kung doon, guys, yung ano ko kasi, ito, ilipat ko na lang to sa dito, guys. Ito, ililipat ko siya dito, guys. Kasi mas malaki, tsaka mas malapad kasi triangle siya. Tapos, ibuhos ko na lang siya dito, guys. Ganyan. Yan. Yan, guys, ha. Yan, binuhos ko na siya dito. Linipat ko siya. Tapos, guys, ang gagawin nyo, i-ganon, i-spread natin siyang ganyan. Yan. Pag na-spread na yan na ganyan, mga kababayan ko. Yan. Diba, ang sarap. Ang sarap talaga ng amoy niya. Sarap, sarap ng amoy. Yan. Yan. I-ano na lang natin siya dito. Yan. I-spread natin para lahat. Ganyan. Salansanin natin yan, mga kaibigan, mga kababayan. Para po. Tsaka ito yung makukura ko nandito lahat. Yan. Yan. Para pag inano natin siya sa oven, lahat maaano ba siya, lahat siya matutoast. Hindi lahat na, hindi yung iba, hindi maano. Kaya yan. Dapat ganyan. Yan. Ilabas natin siya. Mga ganyan. Tapos, guys, huwag niyo nalagyan ng tubig, ha? Yan, ang sarap ng sauce niya. Yung sauce niya mismo kasi yung nagpapasarap dyan, eh. Tapos, ito po, guys, oh. Lagyan natin siya ng, lagyan natin sila, guys, ng, kasi kung tawagin dito to sa Palestine, guys, ibharat imsyak kale. Hindi ko alam kung, ito kasing spices na to, yung halo-halo na siya. Kaya tinasawag nila na spicy ba? Yan. Tapos, guys, ilagay na natin siya dito sa po. Sa, ilalagay ko na siya dito ngayon sa oven. Painitin ko lang muna yung oven, guys, ha? Yan. Yan po, guys. Ilalagay ko po siya dito sa oven. Ang liit lang kasi ng oven ko. Yan po. Yan. Para po maging maganda yung kanyang kulay. Ito. Yan na po, ah. Yung finish na po, ha. O, nakita nyo na. Yan. Diba ang ganda? Nakaka-tignan. Ang sarap tignan. Masarap po talaga ito. Favorite ko to. Tapos, guys, ilagay ko siya sa oven. Yan. Tapos, pag nakita nyo yan, guys, ako, ang sarap. At saka, ang ganda ng kulay niya. Yan na, guys, ha. Pasensya na kayo. Ngayon, guys, after 15 minutes, siguro, tapos na yan. Wait lang tayo, guys, para makita natin yung finish ko. Finish, ano niya. Mga kababayan, ito na po yung finish ng aking chicken wings with okra. Yan na po yan. Napakasarap po talaga tingnan. Napakaganda. Napakasarap po talaga niyan, guys. Okay, guys. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po ng channel ko. Paki-share and like na rin po. At paki-share na lang po sa mga kaibigan niyo, guys. Tapos po, kung may mga video po ako na mga gagawin, mga Arabic food, i-share ko po ulit sa inyo pag nagluto ulit ako. Paki-subscribe naman po ng aking channel. Maraming salamat po, guys, ha. Huwag niyo pong kalilimutan, i-subscribe po ako. Sana sa lahat ng mga videos ko, sana magustuhan niyo. Ito yung first na pagluto ko ng Palestinian food. Inshallah, mayroon pang susunod.